Sa NBA draft ay marami nangyayari na hindi inaasahan ng mga bagay. Na kung minsan, yung pang mga players na na-draft sa pahuling part ng selection ay nagkakaroon pa ng magandang karir kumpara dito sa mga top 5 prospects. For example na lang ng 2013 NBA draft, ang expected sanang makukuhang number 1 pick noon ay si Nerlens Noel. Pero dahil sa injury ay bumaba ang ranking niya at pumasok siya sa pang-anim. Ang naging number 1 pick noon ay si Anthony Bennett na ngayon nga ay wala na sa NBA. At ang naging superstar sa draft class na yon ay si Giannis at itong si Victor Oladipo. Pero mga pre, mayroong isang number sa draft selection ang masasabi kong iconic, bukod sa number 1 to 10. Sa karamihan ay ito'y dinidikit sa kamalasan, pero sa mga players na napili sa ganitong number ay masasabi ko talagang swerte. At ito ang number 13. Maraming mga players ang napili dito na above average at yung iba ay naging legend pa nga. So, uche-check natin yan, ang mga players na na-drop sa number 13 na naging successful sa NBA. Bago tayo magsimula ay huwag nyo naman kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page para personal ko din kayo mapasalamatan at makuha ang inyong mga request. At bisitahin nyo din ang aming YouTube playlist para sa iba pang mga NBA stories. So mga tol, bago ang lahat ay huwag nyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Ang unang player natin dito ay si Dale Davis na naglaro para sa Indiana, Portland, Warriors at Pistons. Medyo kakaunti lang ang nakakaalala sa kanya dahil sa medyo low profile itong si Dale Davis. Pag nasa loob na kasi siya ng basketball court ay isa siya sa pinakamasipag na player para dito sa NBA. Ang pinakamagandang season niya ay noong 2000 kung saan ay napili pa nga siya sa All-Star Game at nakapasok noon sa NBA Finals at nakalaban nila ang Lakers. Siya nga noon ang bumabantay kay Shaquille O'Neal sa loob. Ang shooting guard ng Utah Jazz na maraming ginulat sa NBA dahil sa magandang performance nito sa playoffs nung kalaban nila ang OKC. Noon naon ay naglalaro sina Westbrook, Paul George at Carmelo Anthony. Siya lang naman ang unang rookie na player since Allen Iverson ang umiscore ng 40 points. Siguro nagsisisi ngayon ang Denver dahil tinrade nila itong si Donovan Mitchell papunta dito sa Utah Jazz. Siya ngayon ang tinuturing na biggest trap steal sa NBA. Dahil dito ay pinuri pa nga siya ni Chris Paul na naging go-to guy ng Jazz nung nasa playoff sila. Nakatabla din siya sa record ni LeBron James bilang rookie na may pinakamaraming 20 points game. Na parang veterano na maglaro at bibihira makagawa ng pagkakamali. Sa rookie season niya ay nag-a-average siya ng 20 points, 3 rebounds at 3 assists per game. At front runner sana sa pagka-rookie of the year kung hindi lang dahil dito kay Ben Simmons. Na habang lalo siyang tumatagal sa NBA ay lalong nag-i-improve pa itong si Donovan Mitchell na inaasahan na magiging NBA superstar pagdating ng panahon. Siya nga din ang tinuturing na susunod na Dwayne Wade. Ang susunod naman dito ay na-feature na natin sa ating NBA stories, ang pinakabata na nakascore ng 70 points noong March 2017. Ito ay walang iba kundi si Devin Booker na naging part ng 2015 NBA draft. Marami din naman mga matataas na draftees sa kanya na naging all-star. Tulad na lamang ni na Kristaps Porzingis, si Angelo Russell at ang rookie of the year noon na si Karl Anthony Towns. Masasabi din naman draft steal ito para sa number 13 ito si Devin Booker dahil sa scoring power nito. Siya din naman ang pinakabatang player na nakascore ng back-to-back 50 points at 30 points game. Sa ngayon ay hindi pa siya napapansin katulad ni Donovan Mitchell dahil sa hindi pa nakakapasok sa postseason ng Phoenix Suns buhat na madraft siya. Ang isa pang player na galing ng 80s at 90s na tinatawag nilang Sleepy Floyd. Kasama sa draft class noon sina Dominic Wilkins at James Worthy noong 1982. Si Eric Floyd ay napili noon ng New Jersey Nets bilang 13th pick. At sa unang season niya sa Nets ay wala pang bakas na magiging maganda ang takbo ng karir niya sa NBA bago siya mapunta sa Golden State Warriors kung saan ay naging All-Star siya noong 1987 na nag-a-average siya ng 21 points, 5 rebounds at 9 assists per game. Siya din naman ang may hawak na sa record ng most points in a quarter sa playoffs na mayroong 29 points. Ang sumunod dito ay part ng 2001 NBA draft class na naging kapartner noon ni Jason Kidd sa New Jersey Nets para makapasok sila ng dalawang sunod na NBA Finals noong unang dalawang taon niya sa NBA. Ito ay si Richard Jefferson na sinasabi din na pinakakula ka teammate dahil sa locker room management nito. Noong naglalaro pa siya para sa Nets ay siya ang kasabay noon sa pagiging athletic freak ni Vince Carter kung dakdakan lang din ang usapan. Hindi siya nakakuha ng chance para maging all-star. Pero sa New Jersey ay talagang maaasahan siya sa scoring, kasama itong si Jason Kidd. Nakapaglaro din siya sa iba't ibang team, gaya ng Bucks, Spurs, Warriors, Utah Jazz, Dallas, Nuggets, at kung saan siya nakakuha ng championship, ang Cavaliers.
Ang two-time slam dunk champion na maraming pinahanga noong 2016 slam dunk contest na makipag-duel siya kay Aaron Gordon. Ito ang time na sinasabi na bumalik na ulit ang slam dunk contest sa All-Star Game. Pero si Zach LaVine ay hindi lang puro slam dunk. Bilang part ng 2014 NBA draft class, kasama noon sina Andrew Wiggins, Jabari Parker, Aaron Gordon at Joel Embiid na top 4 noong 2014. Siya lang din naman ang nakitaan ang potensyal para maging isang All-Star caliber din. At isama na rin natin itong si Julius Randle na maganda ang pinapakita ngayon mga pre. Sa loob ng 5 season ay nag-a-average siya ng 16 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Pang-3 siya sa pinakamataas na scoring average sa class of 2014. Sunod kina Joel Embiid at Andrew Wiggins. Hindi rin naman maitatanggi na si Zach LaVine ay medyo nagre-recover pa sa injury. At this season ay makikita natin kung mailalabas niya na ang tunay niyang potential na hindi lang puro slam dunk. Ang isa sa mga sports analyst ngayon na medyo maingay ang pangalan dahil sa mga prediction nito. Pero nung naglalaro pa siya para sa Pacers ay isa siya sa maaasahan. Kasi kaya niya maglaro bilang point guard, shooting guard at small forward. Nakakuha pa nga siya ng Most Improved Player Award noong 2000 at nakapasok din siya sa NBA Finals kasama noong sina Reggie Miller at itong si Del Davis na 13th pick din. Napili siya noong 1994 NBA Draft Class kasama noong sina Glenn Robinson, Grant Hill, Jason Kidd at Joan Howard na kasama niya noon sa Fabulous 5 ng Michigan sa college. Isa din siya sa mga go-to guy noon ng Pacers bukod dito kay Reggie Miller na nag-a-average siya ng 14 points, 3 rebounds at 3 assists per game sa buong karir niya sa NBA. Ngayon naman mga pre ay papasok tayo sa mga NBA legend na napili noon bilang 13th pick. Ang una dito ay si Karl Malone na nagawan din natin ang video noong nakaraan. Isa siya sa most dominant power forward noong 90s kung saan ay nakapasok siya sa 2 NBA Finals at nakakuha ng 2 MVP awards. Sa 1985 draft class ay loaded ito ng mga legend at all-star katulad ng 84 version nito. Pero hindi katulad ng 1984, karamihan ng mga players sa 1985 draft class ay walang championship. Ang mga players na nauna napili sa kanya noon ay sina Patrick Ewing, Xavier McDaniels, Chris Mullin at itong si Charles Oakley. Si Karl Malone ay may career average na 25 points at 10 rebounds per game at pangalawa sa all-time scoring list ng NBA sumunod dito kay Kareem. Para lalo nyo pang makilala si Karl Malone ay may video na tayo regarding dito at pwede nyo na i-check sa playlist natin. At ang susunod naman dito ay si Kobe Bryant na 3rd all-time scoring leader ng NBA sa ngayon. Naging part din siya ng loaded na 1996 NBA draft class kasama noon sina Allen Iverson, Ray Allen, Anton Walker at Steve Nash. Matapos siyang mapili noon ng Charlotte Hornets ay na-trade agad siya papunta sa Lakers kapalit noon ni Vlad Divac. Sa 20 years niya sa NBA ay nakakuha siya ng isang three-peat at back-to-back NBA championship. Kasama na dito ang 2008 NBA MVP, 2 scoring champion at siya din ang pangalawa na player na nakapagtala ng pinakamataas na points sa isang game, ang 81 points laban sa Raptors noong 2006. Pwede nyo din i-check sa playlist ang kwento ni Kobe Bryant. Ngayon mga pre ay mayroon na namang player ang napili bilang 13th pick sa last NBA draft na nagpakita ng magandang performance ngayon sa NBA. Ito ay walang iba kundi ang shooting guard ng Miami na si Tyler Hero. Na sa unang part pa lang ng season ay grabe na ang pinapakita na nag-a-average na ng 16 points, 6 rebounds at 42% sa 3-point area. Sa Summer League pa lang mga pre ay mainit na ang pangalan nitong si Tyler Hero dahil sa pinapakita nitong accuracy sa 3-point area na pwedeng maging isang sa bagong foundation ng Miami para maibalik nila ang kanilang glory na ngayon ay nasa kanila na itong si Jimmy Butler. Sa college ay kilala na talaga si Tyler Hero sa ganitong style na may pinakamataas ding free throw percentage at syempre galing din siya sa University of Kentucky kung saan galing ang ibang NBA players tulad na lang ni Anthony Davis, John Wall, DeMarcus Cousins at ang 13th pick din na si Devin Booker. Sa ngayon ay aabangan natin kung magiging swerte sa 13 itong si Tyler Hero. Maaga pa kasi ang season kaya hanggang dyan muna ang may didiscuss ko regarding sa kanya. Kung i-request nyo naman ang story niya ay hinahanap ko pa ito mga pre. So mga pre, yan ang mga players na swerte sa 13 na napili bilang 13th pick sa NBA. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.